So, what's up guys? Good morning sa inyo. Tayo ngayon ay mayroong product review, no? Yan. Ngayong January 1, 2023. Unang ano natin, vlog this year, no? Yan. Tong up guys, pala ay binili ko ay brake set caliper, no? Caliper set to, no? At may kasama ng rotor, no? So, ito. Papakita ko na sa inyo. Yan siya. Actually guys, maganda yung pagkakabalot niya, no? Yan. By the way guys, Happy New Year sa inyo pala guys, no? Sana nyo maging masagana yung ating bagong taon ngayon. Ayan. And more rides to come. Habang tayo nag-unbox, ito na siya. Ayan. Ayan na siya guys. Ayan. Ito guys ay may kasama na siyang guys, yung rotor. Ang kanyang size guys ay 100, yan. Bali guys, yung size niya is 160 mm, no? Yung kanyang rotor guys, no? Na yung kakabit natin sa ating bike guys, yan. So ito guys, yung kanyang caliper, yan. May kasama man na rin siya guys, mga screw, ayun, no? Yan, kung nakikita nyo, may kasama na siyang screw na dalawa for saka may isa pa guys na extra. Miming dun ka. Storbo ka. Pusa ko storbo. Yeah. Ito guys yung kanyang brake, yung kanyang caliper guys, yan. Ang brand niya is Nut, yan oh. What a Nut. Yan. Kung nakikita nyo guys, ang kapal niya, then yung brake pads niyan ay nasa loob guys, yan. Kung nakikita nyo, yan. Ito pala guys is dual piston, no? Yan. Kung nakikita nyo, yan siya, you know. Siya ay dual piston guys, na ikakabit natin sa ating bike guys, yan. Siya ay mabigat guys, kung nakikita nyo. Yan, medyo ano siya guys, heavy siya, yan. Then to yung kanyang partner pa. Yan. Same lang din. Yan, meron din siyang cover guys, yan. Kung nakikita nyo, para sa ano yan, para sa ating cable. Miming, dun. Sorry sa pusa ko guys, sorbo eh. So guys, to yung kanyang ano, yung kanyang spang caliper. Nuts, no? To yung kanyang, guys, adjustment niya. Yan. To siya. Para lang ma-push to. Itong brake pads yung nasa loob guys. Yan siya. Ayan o. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. So guys, no. Ngayon guys, ito ay kakabit natin sa ating bike guys. Yan. Mamaya guys, yan. Kakabit natin. Tapos magkakaroon tayo guys ng test run para dito. Yan. So yun guys. Ito ang nuts din pala to guys. Yan. Nuts. Sa mga gustong guys nyo kumuha nito, nabili ko siya guys sa Shopee. Yan. So yun guys, ang unang-una natin guys na ilalagay ngayon ay ang ating bagong rotor guys, no? Kasi guys, ang rotor natin ngayon dyan guys ay bengkong na, no? Dahil doon sa single piston guys. So kaya ako magpapalit ng dual piston para hindi na mangyari yun ulit guys, no? Yung mabebengkong yung ating rotor. So ito guys, ang ating uunahin ngayon na palitan ito ng bago. So yun guys, finally guys, natanggal ko na yung ating lumang rotor, no? Natagalan ako doon guys, eh. ang dami niyang mga tornilyo. So yun guys, no? Ngayon guys, ito guys, ilalagay na natin yung ating bagong rotor guys. Yan. So let's go!
So yun guys, no, I'm done with the rotor, no. Yan. Ngayon guys, ay ikakabit na natin sa ating bike yung ating gulong guys, no. Yan. So ngayon guys, after ko maikabit ang gulong dito, ikakabit ko na din guys yung ating bagong brake caliper. So yun guys, after ng ating pagkakabit ng ating gulong, no, at saka ng ating rotor, ngayon ang isusunod naman natin ngayon ay ating brake caliper. So ngayon guys, tatanggalin ko muna yung ating old caliper para ito ay ating papalitan ng bagong brake caliper. So let's go! So yun guys, tapos na natin tanggalin si Shimano, no? Yan, yung ating old brake caliper na single piston. So yun siya. So ngayon guys, ang ating ikakabit na ay si nut. Yan, no? So guys, sa video na to guys, sinusukat ko pa siya kasi guys, first time ko magkakabit, no, ng brake caliper guys. Ako lang talaga, first time ko ito magpapalit na di ako pupunta sa mga bike shop since tingin ko naman, kaya ko naman siya guys gawin. So yun. Sinusukat ko yung pala guys, kailangan pala tanggalin yung ano, no, yung parang ano niya guys, ang tawag dito, mukha siyang extension. So yun. So yun guys, yung pagganyan guys, naisipan ko pala guys, bago ko siya guys ikakabit, no, papalitan ko muna siya ng brake pads, no, yung ating semi-metallic brake pads, no. And by the way guys, in this video pala guys, susubukan ko din pala guys gumamit ng ibang brake pads guys. No, yung semi, ang gagamitin natin guys na brake pad is semi-metallic yon. So ito guys, kung nakikita nyo, ito guys ay hindi siya pin, no. Kumbaga Allen siya guys. Screw type yung paglock niya dun sa brake pads guys. Hindi siya gaya ng pin type na yung na kailangan yung balikuin yung ano, yung mismong pin. Ito guys, hindi guys. Yan. Naka-screw siya guys, yan. So yan na siya. Aalisin ko na yung kanyang ano guys, yung kanyang yung brake pads guys. Bali guys, yung kanyang brake pads, yung kanyang ano guys, yung kanyang brake pads is same size ng B01S ba yun? O B10S na brake pads ng Shimano Resi. So yan. Same siya. Pero guys, hindi ko pa alam kung anong brake pads ba ang compatible sa nuts, no. So yan. So yun guys, ito yung semi-metallic na yun guys, yan. Yan yun guys. Semi-metallic brake pads, yan. Ayan ang ating ilalagay sa ating bagong brake caliper guys. So yun guys, yan, I'm done with the brake pads na, no. Kung nakikita nyo, yan, naikabit ko na siya guys. Yan. Papakita ko sa inyo sa ating guys sa ating camera. Yan na siya guys, yan. Okay na. Naikabit na natin guys lahat. So ngayon guys, ikakabit na lang natin yan sa mismong bike natin. So let's go. So ito na nga guys, no, the moment of truth. Ito na, ikakabit na natin yung ating bagong brake caliper. So bukas, ito na tayo, no. Yan, kung nakikita nyo, by the way guys, no, dito, paglagay nyo ng inyong brake caliper, based sa aking research, no, wag na wag nyo muna guys, hihigpitan yung screw kung saan nyo kinakabit yung inyong brake caliper guys, no, para at least mamaya, pag nailagay nyo na, para mas madali siya guys, ma-i-adjust later guys, to centerize natin yung ating rotor guys, I mean rotor, yung ating brake caliper guys. Guys, after natin
kabit yung ating ano guys, yung rotor, no. Ngayon guys, next natin iaalay naman natin siya. Kung nakikita nyo guys, sumasayad yung ano, yung kanyang rotor guys sa mismong brake caliper. Sa mismong brake caliper, sa mismong ano guys, brake pad. So guys, ang gagawin natin, iaalay natin ngayon ang ating caliper para hindi sumaya doon sa mismong rotor guys, yung ating brake pads. Yan. So yun guys, no, sa haba ng aking trial and error guys, para lang maalay ito. Kaya ito yung naka-pass forward na guys, no, yan. So yun na, hinaalayin ko na guys dito yung ano, no, yung kanyang rotor guys, kasi talagang sumasayad siya. Saka guys, dito guys, napansin kong bengkong itong rotor na yung binigay sa akin, no, siguro dahil dun sa pag-deliver ng parcel ko, kaya siya nabengkong guys. Baka nadaganan or something. So, yun guys. So, after ng many trial and error, yung bike dyan guys, pinikot-ikot ko, binuhat ko, at ginagalaw ko na yun guys, yung kanyang adjuster barrel nung ating guys, yung caliper, hanggang hindi na siya sumasayad sa mismong rotor guys. Yung ating mga brake pads guys, kung napapansin nyo guys, pahina na ng pahina yung tunog ng bakal. So, yun. So yun guys, na siya ay guys ay na-align ko na. So yan, testing ng brake. Mukhang okay naman siya. So ngayon guys, next natin nagagawin na ay kakabit na natin yung ating next brake caliper guys. So yun guys, I'm done na. So ayan na guys. Na-testing ko na siya ngayon. So kung naririnig nyo, may sumasayad dun sa ating ano guys, sa ating caliper, no. Sumasayad yung ating brake pads dun mismo sa rotor guys. Same problem with the front caliper guys. Yan. So ngayon guys, i-adjust natin siya ngayon. So kaya yung purpose guys na hindi natin siya hinihigpitan para ma-adjust natin siya at ma-centerize, para malagay natin guys sa center yung ating brake caliper guys. So guys, ito na yung final na ating setup, no, na ating caliper guys. Tapos guys, after nito guys, meron agad tayong test ride guys, no, kinabukasan. Bike to work to guys. Ibabike to work natin itong ating brake caliper na bagong bili sa Shopee. So yan. So after ng ating brake caliper guys adjustment, so test ride agad yan guys, kinabukasan guys. Yan. Two thousand years later.
So yun guys, tayo ngayon ay magano nung brake test back to work. Tayo ngayon magbe-brake test no, yung ating nuts. Yung ating nut brake caliper guys niyan. Testing na natin ngayon, back to work na to. Ayun no. Oh yeah. Testing agad natin para sigurado na ma-test na ano natin na para ma-try na natin. So let's go. So yun guys, no, ito yung ating type test ng bike to work, no. So grabe guys, no, ibang iba ang takbuhan ko pag naka dual piston guys. Dahil na walang sumasabit sa akin guys sa likod, no. Hindi gaya ng single piston guys, no. Parang sobrang kunat niya ipedal guys. Ito guys, grabe, napaka-solid, napakasarap bumiyahe. Yung tipong kada pedal mo guys, sobrang lambot guys, yan. Kaya yung kung nakikita nyo, no, ginaganahan talaga ako guys mag-bike talaga sobra. So yan. So yun guys, tong part na to ay ahon to guys, no. So yun nga guys, no. Then ito ay ahon. Isa sa mga best thing na yung gusto ko matry pag naka-dual piston ay sa ahon, no. Yan. Kung nakikita nyo guys dito, no, ibang iba talaga yung ahon niya pag walang sumasabit sa inyong brake guys, no. Yung tipong naka free wheel talaga siya, walang sumasabit doon sa rotor niyo, walang maingay. So kung nakikita nyo dati dito, parang sobrang hirap niya dati guys ipedal. Ngayon guys, grabe, napaka solid talaga pag naka dual piston ka. Kaya guys, sa mga single piston dyan, I suggest na subukan nyo din guys mag dual piston guys. Testing nyo lang din guys. Yan. So yun guys, no, sa pagdating naman sa ahon, wala naman ako guys nakikitang ano, no, problems sa ano ngayon sa ahon. Lahat naman ay okay. Tahimik yung ating rotor guys sa likod at sa harap, no, walang sumasabit. Yan. Sa ano ko lang guys, no, sa tingin ko mas madaling talagang umahon guys pag walang sumasabit sa inyong rotor guys. Kumbaga hindi sumasabit yung rotor nyo sa inyong brake pads, no. Kumbaga kasi guys, pag sumasabit yan or sumasayad ang inyong brake pads sa inyong rotor guys, medyo meron tayong dagdag effort sa pag-ahon guys. So yun ngayon guys, pag kayo guys naka dual piston, halos parang may dagdag power kayo guys. I mean, parang ano siya, hindi kayo mabilis guys mapagod gaya dati guys. So yun. So yun guys, hanggang dito na lang guys yung ating brake caliper nut review, no. Kung kayo ay kung meron mga tanong, suggestion or question or negative reaction guys, just comment down below. By the way guys, sa mga yung gustong palang mag-order ng aking Rascal TV degreaser, also bike shampoo guys, tayo ay available sa Shopee, TikTok shop guys. Yan. Pag-search lang is Rascal TV official, or you can visit my Facebook page or TikTok account guys, Rascal TV. Maraming salamat guys and see you again soon.